Magandang araw mga ka-Buildrite. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ang pinakamaraming tanong sa amin kung paano mag-waterproof ng loob ng kanilang bahay dahil hindi nila ma-waterproof ang kanilang labas. Dahil possible may obstruction or possible may structure or possible nasa high-rise. Kaya yan ang sasagutin namin sa segment na ito. Kung makikita nyo ngayon sa pader na sa likod ko, na may parang blisters, may delamination, at mapansin mo, may konting efflorescence. Yung mga problems na binanggit ko kanina, like blister, delamination, at saka yung mga efflorescence, unfortunately, hindi natin siya masosolve just by using paint. So kahit natanggalin nyo yan, and then mag-repaint tayo ulit, maulit lang po ulit siya dahil first, we need to solve the primary problem, which is bakit may efflorescence or bakit may moisture. Tama? So kung until hindi natin ma-solve, kung sigurado na po kayo na ang moisture ay nanggagaling sa labas, then we have the solution for that. Pero kung ang problem ay hindi galing sa labas at possible galing sa tulo sa bubong or sa ledge or sa balcony, then we need to give you a different solution for that. But in this case, pag-usapan na muna natin kapag ang problema po natin ay galing labas, hindi natin ma-waterproof, at anong gagawin natin para ma-waterproof natin ang loob. Possible din na isa sa mga naisip na ninyo ay bakit hindi natin gamitin ang elastomeric paint or elastomeric na waterproofing na acrylic based. Personally and based on experience, hindi namin siya na-recommend dahil may tendency pa rin siya mag-blister dahil hindi maganda ang kanyang resistance against hydrostatic pressure. That's the reason why. Though maganda sana, no, flexible, but unfortunately, mas babagay yung elastomeric waterproofing sa labas rather than sa loob. And hindi rin naman namin i-recommend yung mga rigid type na waterproofing ilagay sa loob, lalo na pag nasa high-rise ka dahil may tendency na magkaroon ng vibration kasi medyo nasa taas po kayo ng structure. So once na nag-vibrate, may tendency kasi mag-crack. And then dyan na naman magsisimula kahit na maliit-maliit na nakrack lang yan, napakalaking sakit ng ulo ang bibigyan niya sa'yo. Tama po ba? Ito ang mga sinyales na nagkakaroon ng moisture sa likod ng pintura na ito. Alright, so nagkakaroon siya ng blistering or delamination dahil may water pressure na tinutulak. Kaya siya nagkakaroon ng naglolobo or nade-delaminate. And ang pinakaayaw natin ngayon is yung efflorescence. So ano nga bang efflorescence? So basically, ang efflorescence ay parang, to call it in a layman's term, is yung salts na lumalabas galing sa loob ng inyong semento. Alright? So, either galing sa semento or possible galing sa skin coat ninyo, ang mga salts ay typically, majority of these are from calcium carbonate. Okay? But maraming klaseng salts, no? So, hindi lang ito salt ng asin na sodium chloride na possible din galing sa buhangin na inyong semento, but most of these are coming from the calcium carbonate side. Siyempre, ayaw natin nun. Ang pangit-pangit, no? Sa loob ng bahay natin. So, paano nga ba natin ito iiwasan? Ang una kong naisip dito ay possible hindi nyo na waterproof ng maayos yung harap ng inyong bahay. Kaya nagkakaroon ng water moisture. And possible din na nagkakaroon tayo ng tulo sa taas, upper floors. Possible yung roof deck ninyo. Or possible baka meron kayo mga canopy or ledges. Possible doon puwapasok yung tubig. Pero in this case, pag-usapan muna natin, what if meron nga talagang puwapasok na tubig galing sa labas? No, dahil hindi mo nga ma-waterproof. Dahil possible ay ikaw ay nasa isang high-rise building. Possible ay may obstruction sa labas or possible may bahay na nasa labas or possible hindi mo talaga maabot yung labas. Ayan. So kasi syempre ang pinakamadaling paraan at pinakamurang paraan ay mag-waterproof sa labas. When you waterproof sa labas, what I recommend, pinakamura, is using Sapal RTU or Sapal 2-in-1. Sapal RTU is a ready-to-use product and Sapal 2-in-1 is a sealant na pag hinaluan mo ng tubig, magiging waterproof. So, normally, mga iba, ginagamit nila yung Sapal 2-in-1 dahil pag may nakita silang crack sa labas, you use the Sapal 2-in-1 to repair hairline cracks. Alright? And then yung sobra, haluan nila ng tubig, half part ng water, and then waterproof na yun. Alright? So, mga iba naman, maayos naman yung finishing nila sa labas. So, they think, mas mabilis, gamitin na natin Sapal RTU kasi ready to use na. So, i-apply na lang nila. So, it's a good waterproofing product po para hindi po pumasok ang moisture. Balik tayo ulit, no? So, hindi natin kayang i-waterproof sa labas.
So, paano nga natin i-waterproof yung loob? When we talk about waterproofing in the inside, normally we talk about negative side waterproofing. Alright? Para mas maintindihan natin, ano ang negative side waterproofing at ano ang positive side waterproofing? Ang positive side waterproofing, kapag nag-waterproof tayo sa labas ng ating bahay, and then yung tubig galing din sa labas, ang tawag doon, positive side waterproofing. Okay? Ang negative side waterproofing naman ay galing sa labas yung tubig at nasa loob tayo nag-waterproof, pinapumapasok ang tubig, yun ang tawag na negative side waterproofing. Alright. So, medyo challenging po talaga ang mga negative side waterproofing kasi nagkakaroon po ng pressure galing po sa labas. Possible man galing sa basement, no? Nangyayari is nasa basement, di ba yung mga cistern tank po natin or yung mga bahay or mga building na may basement. Very challenging po yun kasi may water galing sa labas, no? Sa galing sa soil, galing sa lupa, and then itutulak niya. Ang taas ng pressure niyan. So, para itulak. So, medyo mahirapan kung wala po tayong isang magandang product for negative side waterproofing. Alright. So, sa mga negative side waterproofing, marami pong product na existing. So, to name a few, meron tayong ginagamit na crystalline capillary or crystor. Ito po yung product na pinapahid natin sa loob. Negative side. Hindi natin waterproof sa labas. So, ang characteristic po ng crystor ay crystallization. So, ang ginagawa niya, it reacts with the lime. So, di ba, meron tayong mga capillaries, di ba? Kasi tumuyo nga yung tubig. So, makikita mo sa wall, may mga capillaries, mga medyo micropores. So, itong mga micropores na to, pag ginamita mo ng crystor, so, and then, nabasa, magre-react yung crystor sa lime, and then it will block all these pores para hindi pumasok. Yan po yung trabaho ng build-right na crystor. So, normally, ang crystor, nirecommend natin para sa mga basement or sa mga ground floor, pwede. Kasi medyo rigid kasi siya eh. So hindi ko namin siya masyado ni-recommend sa mga medyo matataas na lugar kasi may vibration, may movement. So possible kasi mag-crack and later on yan po yung maging cause kung bakit nag-fail yung negative side waterproofing. And then there are also different types like meron din rigid type waterproofing. So basically, this is just a waterproof na rigid type. So basically, it's just also cementitious and then ipapahid nila pero walang crystalline or walang crystallization na nangyari. It's just only a rigid waterproofing na binablock lang yung water. Ang tanong naman ninyo ngayon, eh paano sir, kunwari na medyo nasa high rise nga kami, may nasa third floor, fourth floor, fifth floor or nasa condominium kami, pero teka, paano namin ito yung waterproof? Narinig po namin kayo, we hear you. So here in Build-Right, nag-develop kami ngayon ng product that can solve this problem. Ang una namin consider ay syempre yung pressure na papasok at yung syempre yung ease of use kasi ayaw namin na mahirapan pa kayo kung paano siya gamitin at i-apply. Alright, so today we're introducing to sa inyo yung Flexor po natin na product. So Build-Right Flexor is a negative side waterproofing, no, for high-rise building or na may kailangang flexibility involved. Alright? So, hindi lang siya high-rise, kahit mid-rise or third floor, second floor and up, we would recommend Flexor para may flexibility. At the same time, kaya niya mag-absorb ng mga pressure galing sa labas. Ayan. So, hindi lang ganun kalakas ang kaya niyang saluhin na pressure like si Crystor. Because si Crystor can absorb 2 bar of pressure. Whereas si Flexor naman, it can only withstand around 1 to 1.5 bar of pressure. Ayan, there's a difference. Kaya pag si Flexor, hindi namin siya ni-recommend pag gagamitin mo siya sa cistern tank or gagamitin mo siya sa basement. We still recommend yung Crystor kasi mas mataas yung hydrostatic pressure na kaya niyang withstand. Ang maganda rin pala dito sa product ni Flexor, so mga ibang product kasi kailangan mo either liquid type siya, halawa mo ng semento, or yung semento, halawa mo siya liquid type. So, here in Build-Right, we want it to maging convenient yan para sa inyo po. Kasi ayaw po namin na magkamali pa kayo ng paggamit ng liquid or magkamali kayo ng gamit ng cement. And besides, we still do not recommend na cement. We still recommend that the cement should be polymerized. That's still what we believe na hindi po pwede talaga ang semento kasi eventually magiging rigid po talaga siya. So, that's why sa product po ng Flexor, it's a two-part already. Nandun na sa loob yung cementitious type and nasa loob na yung liquid type.
And all you have to do is open the bucket and then mix and then apply. Sa mga may damages, we still recommend natanggalin mo muna yung pintura mo, no? So scrape off yung paint and then check. Kung sakaling may skin coat yon, hindi siya nagpa-powder, kailangan mo muna ayusin yung skin coat. Kung sa tingin nyo, hindi siya pwede, but then kailangan mo siya i-grind off. Tanggalin yung skin coat and then bago natin siya apply. Kasi importante, nakasalalay si flexor sa stability ng substrate. Nakakapitan niya. Yun lang ha, be careful. Yun lang pinaka-limitation na to. Should have a very sound substrate. Kasi nga, may pressure eh. Itutulak siya. So, kare, yung wall mo, medyo powdery, tas niligay mo siya, possible siyang kumalas. Alright? For all structures na meron kayong penetration from the positive side going to the negative side, so there's water, there's moisture, we presume na meron na yung molds or may efflorescence or meron yung blisters or possible na delamination ng paint mo, we recommend that you remove the old paint first. There's two ways to attack this. Remove the old paint, and then kung nakita nyo na sound pa yung skin coat, then you can apply Flexol already. After applying Flexol, we apply Stopgap AS sa mga corners just to make sure na wala nang seepage sa corners. So we do not recommend the leak plug anymore kasi medyo messy, no? And medyo malaki. Ayaw natin nakikita ng mga bisita natin na ba't ang laki-laki ng pinaplug natin doon sa corners. We recommend Stopgap AS. Then you can use your top coat already. You don't even need to use a primer. So yung isang scenario naman na possible mangyari is that when you remove the loose paint, naging chalky yung plaster. What we recommend is that you grind the skin coat, tanggalin nyo muna before we apply the Flexol. Yung isang scenario naman ay pwede naman natin gawin is that pag chalky yung skin coat, pwede naman natin gumamit ng Tofil 806, that is the binder for loose paint or chalky plaster or chalky skin coat. So what it does is that pag inapply mo, it binds the whole chalky plaster together. In that sense, hindi mo na kailangan mag-labor para magtanggal ng skin coat at hindi mo na kailangan bumili ng bagong skin coat para ibayaran ulit yung laborer para mag-apply ulit. Medyo mas makakatipid ka rin doon. Pag ginawa mo is nag-Tofil 806 ka and then apply mo ng Flexol, then you can use already top coat. You don't even need to use a primer. But yung isang scenario naman ay tinanggal mo yung old skin coat, then you treat it as a new structure na tulad ng shinare ko sa inyo kaninang system. Pagtanggal mo na skin coat, then apply mo na si Flexol, and then you can apply the skin coat. We still suggest that you put Stopgap AS around the corners just to make sure na yung cold joints ng hollow blocks natin, ng biga natin, or poste natin ay walang seepages. Lagay lang natin Stopgap AS, and then you can use top coat para makasama rin sa pintura. Ngayon, yung papakita naman namin sa inyo, scenario dito, is that yung old structure, nagkaroon ng seepages, nagkaroon ng mga blisters, nagkaroon ng molds, nagkaroon ng mga efflorescence. Ang gagawin namin dito is we will remove the loose paint, and we will check if it's chalky, then we will remove the skin coat until mapalabas namin yung thick plaster. From the thick plaster, we'll apply the Flexol, and then reapply the skin coat, then apply Stopgap AS, and then we can apply the top coat already. So ngayon, ang tanong naman nyo, Sir Derek, pati naman na yung video kung paano yung application. Siyempre, hindi mawala yan. Panoodin ninyo kung paano i-apply ang Flexol. Alam nyo na kung paano mag-repair
ng mga problema ninyo sa negative side waterproofing. At alam nyo na rin kung kailan nyo gagamitin si Flexor at kailan nyo gagamitin si Cristor. Kung meron pa kayong mga ibang suggestions or iba pang mga katanungan, please feel free to comment sa FB page ng Buildrite or sa YouTube channel ng Buildrite or directly message us sa aming FB Messenger. Again, this is Derek Tan, magtanong para sigurado